Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Ngayon po, malapit na naman ang pasukan, pero wala pa rin po akong mga gamit pang-aral. Hindi ko rin po alam kung makakabayad po ba ako sa mga miscellaneous fee kasi scholar lang din naman po ako. Tapos, hindi ko rin po alam kung saan po ako ulit kukuha ng pangbaon namin or pangbaon ko sa, o kaya pangkain ko sa pang-araw-araw sa sunod. Kaya sobrang nahihirapan po talaga ako sa sitwasyon ko kasi wala kahit po kasi yung mga kapatid ko may mga pamilya na hindi man lang po nila hindi man po sila makakatulong sa amin pati yung iba pong pamilya kasi may sari-sari rin din po silang gastusin kaya sobrang hirap po talaga ng sitwasyon ko ngayon. Hello po mga kalingap, andito po ako ngayon sa Sipokot at may na-scout po ako dito na. At kasama ko po si Scouter Vanessa. Hi mga kalingap, sino ang na-scout mo partner dito sa Sipokot? Si Princess. Hello po, kamusta ka na po? Pwede po bumalik kayo? Oo po. Kamusta naman po kayo dito? Okay naman po. Tsaka nga pala kasama ko po si Scouter Vanessa. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon din po. Kamusta ang buhay niyo dito? Medyo okay naman po. May kwento ka pala sa akin ni Micaela, kaya nagpasama siya sa akin dito. Bakit ka pala niya na-scout? Ano palang sitwasyon ng buhay mo? Nahihirapan po ako sa financially po kasi nag-aaral po ako. Nasaan pala ang mga magulang mo? Yung mama ko po, nasa kabilang bahay. Yung mama ko po nasa kabilang bahay sa kapatid ko, inaalagaan yung pamangkin ko. Kasi yung papa ko naman, nagtitinda ng tako. So, parang kayo, kapos kayo sa financial na sa araw-araw, kaya parang kailangan mo ng tulong, ng kalingap. Kasi para matuloy yung pag-aaral mo. Grade ano ka ba ngayong next school year? Mga grade 9 po. Bata ka pa pala. Kaya ni-refer ka din nagpasama din sa akin si Micaela dito sa bahay niya. Kamusta ka naman? Wala ka atang kasama dito? Medyo okay naman po. Ano nga pala yung sinabi mo sa akin noon? Yung problema mo po. Gusto ko lang po sana humingi ng kahit yung unting tulong para po makapagtapos ako ng pag-aaral kasi kapos na kapos po talaga kami. Meron ka na bang gagamitin sa mga gamit ngayong pasukan? Wala pa po. Kailangan nagpo-provide na, di ba? Oo nga po kasi malapit lang yung pasukan ka na. Kaya kailangan mo na talaga ng tulong para makapasok ka. Kasi kung hindi ka makaka-provide, hindi ka makaka-enroll na yung pasukan. No po. Nag-uniform na po ba kayo? Opo, nag-uniform na kami. So, wala ka pa pong uniform o meron na? Meron na po akong uniform pero medyo sikip na sa akin kaya
Ito po, kailangan ko lang bago talaga. Yung mga bag naman po, may mga bago ko na gamit. Wala pa po akong ginagamit na bagong bag. Yung kung ano po yung ginamit ko nung ano, nung grade 7 ako, hanggang ngayon po, meron ko. Malaki ba ang school niyo? Anong ano, paano ka gumagastos pagpapuntang school? Bumabiyahe pa ba? Medyo malapit naman po yung school, kaya minsan po nilalakad ko na lang. Kaso yung pang araw-araw na baon mo, pagkain? Yun nga po yung mahirap. Wala po talaga akong nabaon. Ano nga pong grade mo? Mag-grade 9 po ngayong school year. May mga kapatid ka pa bang nag-aaral din? Wala na po lahat. Na, yung tatlo kong kapatid, lahat na sila may asawa. Lahat na sila may pamilya. Hindi rin naman po nila pamilya siya. Malayo ba dito sa inyo? Opo, lahat sila malayo dito. Tapos ikaw na lang ang mag-isang nag-aaral. Kaso hirap din ang mama mo sa paghanap buhay. Ano ba yung mama mo doon sa ano mo, sa kapatid, ay sa tita mo ba yun? Sa kapatid ko din siya nag- inaalagaan niya yung pamangkin ko. So, wala din ba yung sinasahod si mama mo? Parang tulong niya lang. Opo, tulong. Si papa mo lang ang nagtatrabaho. Opo. Sa pagtataho. Tapos minsan, malakas ba ang benta sa pagsataho? Hindi, kasi may sakit rin po kasi si papa ko. Kaya medyo hirap din. Tapos minsan, lagi pang may pera. Kaya konti lang yung kinikita niya. Sakto lang talaga sa pagkain niyo. Opo. Parang wala na yan sa mga expenses, tapos yung sahop pag nagamit mo pa, hirap yan, nahihirapan din. Saktong-sakto lang, tapos gaya ngayon, mahal ang mga bilihin. Kailangan talaga ng tulong. Opo. Sa isang buwan, ano, magkano kaya ang budget mo, yung allowance mo pag nag-aaral ka na? Sa tingin ko po, hindi ko po alam kasi araw-araw niya po ako binibigyan, minsan po, 20 pesos lang, ganyan, 30, kaya... Yan po. Anong ginagawa mo doon? Nagbabaon ka na ng kanin, ulam, ganyan? Umuwi po ko dito kasi wala naman pong pambaon. Kaya, umuwian ka pa din kahit medyo malayo. So, malaki-laki din pala ang gastos kag isang buwan. Tapos sa isang araw, magkano kaya ang budget mo sa school? Gagastusin mo? Sa akin po, feel ko, parang 100 po, okay naman na po yun. Kaya ko naman na po yung pagkasyahin ko. Pagkain ko ng lunch, tapos po pang gastusin ko na rin po dun. Sa isang buwan, magkano ba? Ay, magkano? Ano? Ilang araw ba ang pasok? Ilang araw? Mga 30 na. 30 po sa isang buwan. Ay! Wait lang po. Sa ano ba? Lunes hanggang... Kasi Linggo, wala naman kayong pasok, di ba? Opo. Lunes hanggang Friday lang. Opo. Kapag wala man po kaming pasok, nagtutulong naman po kung gumawa ng basahan sa lola ko. Tapos yun naman po yung pinapantagdag ko sa pangbaon. Pero sige doon ka pala makatapos ng pag-aaral. Opo. Di kung sa isang buwan, 26 days lang ang pasok mo. Tapos yung iba, tulong ka na lang sa paggawa ng basahan kay Lola. Opo. Kailangan mo lang talaga ng daily allowance mo sa isang buwan, kanyan, pagpasok. Nung pasukan, yung binibigyan ka ni mama mo ng 20, 30, kasha ba yun? Minsan po kasi di ko na yung ginagastos yung 20 pesos. Like, may ano po, nanghihingi na lang ako minsan sa mga classmate ko, tapos may... Minsan po, umiinom na lang ako ng tubig para yung 20 pesos po, maipon ko na lang. Hirap po talaga ang mga estudyante kapag ganito ang buhay. Hirap po. Okay lang po yung buhay. Naranasan ko rin po yan. Bakit ka umiyak? Ano lang po, ako din dati, hirap din naman. Parang ganyan din sa inyo. Pero
laban lang. Kasi dahil sa Kalinga ngayon, okay na ako. Matutulungan ka din naman ng Kalinga. Hello po. Hayaan mo, Princess, pag ano, makakarating kay Kuya Bal yung sitwasyon mo para makabalik kami dito, kasama na namin si Kuya Bal para may maparating na tulong sa'yo. Okay. Kung sakaling nakikinig ang Kalinap na si Kuya Bal, anong gustong hiling mo na iparating sa kanya? Na sana matulungan niya rin po ako kagaya ng iba na makapag-aral po ako at makapagtapos para rin po matulungan ko yung pamilya ko na makaangon sa kahirap. Yun lang po. Ayan mo, Princess, may awang Diyos sa atin, makakaraos din tayo. Hinihintay lang po tayo ng blessings na. Alam ko naman po na palaging may way yung Diyos na bigyan na niya tayo ng mga blessings. Pag bumili po kami ng gamit na pang school supply bags, sasama ka po namin para po na kahit papano po matulong rin po yun sa inyo sa pag-aaral. Okay, thank you po. Super laking tulong na po yan para sa akin. Sige, Princess, magpapaalam na ako kami kasi ano na rin. Palakas ka. Sige po. Tagan mo lang loob mo kasi marami pang blessing niyan. Maghintay lang po tayo. Opo. Thank you po. Mauna na din kami. Hayaan mo makakaritin kay Kuya Bal. And babalik kami dito na. Makakababalik kami dito. At pagbili namin na school supply, balik kami dito kasi po. Pagkasama din si Rafaela at ikaw. Sama ka din namin sa center na para makabili ng school supply mo. Pagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Tapos, ang hiling ko lang din sa'yo, magtapos ka, tapos din lang kasi ayaw ko ang nagtapos na kami. Salamat po, pray lang kayo. Okay. Nakaba mo lang ang loob na makakababalikan dito kami. Ang mga kasama. Okay. Kamaunod din kami. Sige po, ingat po kayo. Ingat ka nito. Apo, thank you po. Ingat po, Princess. Muna na po kami. Sige po. Ako po si Princess, ma-14 po ako bukas. Humihingi po sana ako kung maririnig man po ito ng mga Kalingap na matulungan din po nila ako kasi sobrang hirap po ng sitwasyon ko ngayon. Sobrang hirap po, kapos na kapos po talaga kami. Like, yung mama ko po may sakit, hindi po kaya makapagtrabaho. Yung papa ko naman po, nakakapagtrabaho nga. Pero tama lang po yun sa pang-araw-araw namin. Minsan nga po yung mga tinitinda niya may tira pa. Minsan yun na lang po yung kinakain namin para lang po makaahon kami sa araw na yun. Gusto ko lang po talagang makapagtapos ng pag-aaral kasi alam ko po yung sobrang hirap talaga po sa panahon na yun. Na gusto ko pong matulungan po yung magulang ko na maramdaman rin nila na habang buhay sila ay yung maramdaman din po nila yung maginhawang buhay. Gusto ko pong matugunan po yung mga kahit pangangailangan po namin. Minsan po may mga araw na 20 pesos po yung binibigay sa akin ng mama ko. Tinitipid ko na lang po yun para may maipon po ako na baka sakaling may gastusin po kami sa school tapos wala din po akong mahingi kay papa. Yun na lang po yung ipon ko, yung pinapanggastos ko. Tapos minsan naman po kapag kapos talaga, tumutulong po ako sa lola ko gumawa ng basahan. Yun po, medyo ako ng pangbaon ko, ng pangkain namin. Ngayon po, malapit na naman ang pasukan, pero wala pa rin po akong mga gamit pang-aral. Hindi ko rin po alam kung makakabayad po ba ako sa mga miscellaneous fee kasi scholar lang din naman po ako. Tapos, hindi ko rin po alam kung saan po ako ulit kukuha ng pangbaon namin or pangbaon ko sa o kaya pangkain ko sa pang-araw-araw sa sunod. Kaya sobrang nahihirapan po talaga ako sa sitwasyon ko kasi wala
Kahit po kasi yung mga kapatid ko, may mga pamilya na hindi man lang po nila, hindi man po sila makakatulong sa amin. Kasi yung iba kong pamilya, kasi may sari-sari na hindi po silang gustusin. Kaya sobrang hirap po talaga ng sitwasyon ko ngayon. Buti na nga lang po, nakita ko ni Ate Mikayla. Kuwento niya rin po kung paano siya natulungan ng Kalingap. Kaya medyo nagkaroon po ko ng pag-asa na baka matulungan niya rin, nila rin po ako at makaahon rin po kami sa sitwasyon namin ngayon. Ako po yung papa ni Princess. Nagluluto-luto man ako ng tao para mapasuportan ko ng aking pag-iiskwila. Kailan ko minsan pag sumasagat yung aking paa, hindi ko po na ipapalago sa pagtinda ng tao. Nauwi po ako, hindi na uubos ang aking tinda. Kaya minsan, sabi ko kay Princess, tama ng 20 na pamasahe mo. Tapos sabi naman ni Princess, sige lang dada. Kasi ang tawag talaga niya sa akin, dada. Sabi ko, anak, magtaho ka na lang, pangutuhan. Pumapayag naman ang aking anak. Kasi walang talaga Ang asawa ko nga. Kasi nag-insulin din yan. Nagtutunok din yan yung saniri niyang insulin. Buti-buti na lang minsan. Napapagtitiisan niya. Papahilot-hilot na lang mga paa ko. Ganyan. Pati din yung asawa ko. Sumasakit din na ng paa niya. Pero kasi mahirap ang buhay namin. Wala talaga akong maaasahan. Kasi malit pa kasi ako na ulila. Sa diri ko lang pong pagsisikap ang aking ginagawa sa buhay. Kaya sabi ko, Princess, huwag ka muna mag-aasawa kasi ang mga kuya mo nag-aasawa na hindi na kita natutulungan. Magtapos ka ako kapag eskwela habang nabubuhay pag ako kahit papano makapagtapos ka. Kung sa'yo pag-eskwela, magtsatsaga ka ako kahit hindi naubos ang paninda ko, magtinda rin taho. Sabi naman ni Princess, sige po, dada. Kaya, yan po ang sitwasyong kabuhay ni Lady sa amin. Ayan, Princess, nalaman ko yun na sitwasyon mo sa buhay. Kaya yung mapapayo ko lang sa'yo, dahil nasa Kalingap ka na, hindi ka na papabayaan ng Kalingap. At kung ano may yung pangarap mo sa buhay, tuloy-tuloy mo lang. At pare-parehas naman tayo nagkaroon ng sitwasyon. Ako din dati, hirap din ako sa pag-aaral kasi yung magulang ko wala din. Katulad ninyo, kapos din. Pero sinikapan ng magulang ko na makapagtapos. Kaya nakapagtapos kami na magkakapatid. Kaya gusto ko rin sa'yo mangyari yung nangyari sa akin na nasa Kalingap ako. Kaya ngayon nagagawa ko yung gusto kong gawin dati na di ko magawa. Ngayon kasama na ako ng Kalingap, kung saan man magpunta, nakakatulong. Kaya gusto ko mangyari din sa iyo balang araw. Kaya tuloy lang sa buhay, huwag kang susuko. Ngayon pa na nahanap ka na ng Kalingap. Ayun, alaman ko din sa mga tao dito na birthday mo pala bukas. Kaya advance, happy birthday. And sana makikain kami bukas. Wala pong handa. Huwag po kayong mag-alala tayo at magdadala po kami ng kahit kunting handa po, pansit, pampahaba ng buhay para po kahit paano ma-celebrate po natin yung birthday ni Princess na kasama po yung Kalingap. Masaya po ba kayo, Tay? Ayun po. Salamat po. Nagkakataon.
nagkataon na magkakahanda ng brain. Ay, naiyak si tatay. Kasi hindi talaga nag-aanda kasi wala paghanda. Opo. At least po paano, nandyan na po sila, Kuya Bal, yung Kalingap. At least paano po ano, may salo-salo bukas, kahit pansit, ano man. Ano masasabi mo sa Kalingap? Salamat po. Grabe. Sige, Tay, Princess, alis na po kami. Bukas na lang po ng umaga. Salamat po. Sabay-sabay po natin i-celebrate yung birthday ni Princess. Salamat po. Ingat po kayo. Sige po. Salamat po. Salamat po. Papayin natin yung ano? Papayin natin yung ating birthday celebrant. Dito, dito, dito. Yan, okay. Yan ang ating pong birthday celebrant po. Princess. So, magandang umaga po sa lahat. At ngayon po ay tarawan po ni Princess. Ingatan mo na siya ng ano, short message po. Ikarawan mo. Thank you po sa Kalingap sa handa po ngayon. Kay Kuya Bal po, dapat sa inyo po muna. Thank you po kasi sinamahan niyo din po ako mag-celebrate ng birthday ko ngayon. Okay, sila muna. Palapan natin ang ating birthday celebrant. Ilang taon na ba kayo? Itang taon na si Princess Munyan? 14. Okay, 14. Upo muna tayo. Iho tayo yung programa. Sa ating pong pagsisimula ng ating pong programs, higa natin si... ano pangalan mo? AG? AG, welcome. Address? Bluetooth committed. Welcome mo kami dito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ulitan po sa pagpunta niyo po dito sa pagtuto sa pag-birthday ni Princess. Buong team po ng Kalingap, pamilya ni Kuya Bal, maraming salamat po sa pagpunta niyo sa aming lugar po. Salamat po sa mga dala niya pong handa para sa aking prinsesa. Maraming maraming salamat po. Salamat, TJ, sa welcome ng buong team. At ngayon po, sa ating pong intermission number, sasayaw po ng Team Kalinga. Pawagin natin, Mr. J, Kuya Kins, Kalinga Gilbert, Mark, Tuper, mga angels dyan? Sige. Piniel. Sterling. Sino pa? Dito. Sige na, yung mga dancers natin. Music! Salamat. Kalinga, 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 kalin
Kalingap Dancers. So dito si ate sa medyo gitna-gitna. Dito, yan. Okay, happy birthday kay Princess. Siyempre po, mahalaga po sa buhay po ng ating birthday celebrant ang mensahe po ng kanyang tatay, si Dada. Ay, halika ka rito. Mensahe niyo po sa anak niyong nag-raos ng karawan ngayon. Tuninaw walang katulad, nag-iisang puyabal. Marami po natutulungan at dapat tumatagal. Malawak ang paglingap, biyahin nila. Salamat po sa tulong po ninyo. Dahil sa nagkaiba naman po ninyo birthday yan sa kuyang anak, ikatulong po ninyo ninyong paghanda mula po nung pinag-isa. Bunso, kahit mahirap ang kita, palangat. Mama mo, may karampaman din yan. Mga kuya mo, matapos palat din. Basta anak, huwag kang susuko. Kasi dada mo, matanda na. I love you anak, mahalaman ka namin. Kahit wala yung mga kapatid mo, mas malalayo din sila. Mga nagtatrabaho, minsan-minsan nagtitipon-tipon. Ang mga pangarap mo, anak, palagos mo lang yan. Hanggang sa makatapos ka, nandito pa mga kami ni mama mo. Gagawin natin ang lahat para makatapos ka lang. Kaya hindi ko lang po papasabot ko sa inyo na hindi kayo si Bonso ng celebration niyan yun. At higit po sa lahat na papasalamat ako sa kagurangan na hindi man kami pinapabayaan tayong lahat. Hindi tayo pinapabayaan. Magkaliwalaan tayo eh. Mahal na buhay, malayo sa mga sakit, o ano man mga pagsubutin natin magpapalaya. Yan lang po ang masasabi ko. Salamat po sa inyong lahat. Salamat kay tatay at tawag kay dada. Ano po ang masabi mo sa mensahe ng iyong ama? Thank you, tatay. Nagawin ko po ang lahat talaga para mabayaran ko po lahat ng sacrifice ni ma'am. Mahal na mahal rin po. Okay, salamat po at talagang sa buhay natin po ay mayroong kasiyahan, may katuwaan. Kuminsan may mga kalungkutan, pero alam niyo po ba na mas malimit sa atin ang saya at buwan. Tawagin natin ngayon ang ating pong singer na si Tupper. Okay, pwede ka tumayo. Bigyan mo si tatay ng rose at 14 roses tayo. Hey, ay! Ibigay mo sa anak mo yung ano, yung rose. Saya mo dito. Kayo kayo. When I was a child, before life removed all the innocence, our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun.
as she puts her hand in mine. Ingatan po ng short message yung kanyang ina, nanay. Nay, ano po tabi ang masabi niyo po birthday ng anak niyo po? Baby ko, happy birthday. Ito ng birthday ni Kayla ngayon. Parang birthday niyo pa. May celebration. Si baby ko kaya... Pusal baby ko na siya. Tapos, bago kong opera ka itong maakit ko siya sa gallbladder. Kaya, prinsesa mo talaga siya. Tulo ang tuga niya lalaki. Siya lang ang babae. Salamat sa Diyos, tapigtanan niya pa ako ni pagkakataon na mahilin ko pa, masubaybayan ko. Kung niya na 14 years old na siya, grabe naman ang inagihan niya. As in, nakulaon na marayang pasalamat ko sa iya. Nadain niya ako, pinapabayaan. Katong, ano, bibi, ikaw ang nanihilot sa kugang ako ni stroke hanggang sa nakarecover na ako. Salamat, baby. Sobrang proud ako sa imo. Sa gabos ng mga achievement mo sa school, sa church, sa gabos. Anak, sobrang masaya kami ni Dada.
Pero pasensya na talagang pinuhaki mga aming kultura, pero sinisikap nila matauman sa imo kung ano itong kaya may pang maitao. Happy birthday, anak. Hindi ko lang pa akong gusto mo sabihin, baka mabutan kitang banggit. Pero maugmahan po ako sa inyo. Na sa paagi po nindo, nagkaigwa po ning birthday ang prinsesa mi. Na ikaw akalain, sapat mo lang ako nakabot. Pero, garo pa nga nasaksihan ko na itong 18th birthday niya, tabaka niya ako na ikaw na mahalat. Kaya ako napapahibing maray. Grabe ang kaugmahan ko, ibigin din ang kaugmahan. Salamat sa ito po, Gabos. Maraming salamat kay nanay sa mensahe po sa kanyang anak. Siyempre po, tawagin natin yung mga iilan po, hindi man lahat, iilan po ng mga magbigay po ng encouragement message, mensahe po para sa ating birthday celebrant na si Princess. Ngayon natin tawagin si Mikaela. Hindi ka ate, mensahe mo sa birthday celebrant. Wish mo lang sa kanya. Parang ganon. Happy birthday po. Wish ko po sa'yo na marami pang umating sa'yo na blessings at sana. Sana po. Kajawa ka na. Yun lang po, happy birthday. Okay and pala si Princess. More birthdays to come po. Maraming salamat, Mikaela. Siyempre, tawagin natin ang asawa ni Kalingap Mick. Walang iba kundi si Kalingap Agnes para po magbigay ng wish, mensahe. Happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sana bigyan pa ka ni Lord ng magandang buhay, good health, at more blessings to come. Maraming salamat, Kalingap Mek. At siyempre po, tawagin po natin ang nag-iisang guro ng Kalingap, Teacher N, para sa short message. Ayan. So, bago ang lahat, gusto ko munang batiin kayo ng magandang tanghali. Ayan. So, birthday ngayon ni Princess. And, nakita ko na sobra yung kagalakan sa inyong mga puso, no? So, naiyak kayo, dala ng tuwa. Diba? So, ayan. Is this your first time na nagkaroon ka ng ganitong klase ng pa-birthday? Oh. So, ngayon lang daw. It is because of the Kalingap. Ayan, palakpakan tayo lahat sa Kalingap. Talaga Kuya Val, kudos sa Kalingap. Ayan, more power. Sana mas marami pang mapasaya itong Kalingap, hindi lamang ito si Princess na nagsiselebrate ng kanyang kaarawan ngayong araw. So once again, I just wanna wish you a happy, happy birthday, more blessings syempre, and sana lahat ng mga pangarap mo sa buhay ay matupad. So yan lang. Tawagin din po natin TJ, bisahin niyo po sa pamangkin niyo po. Vlogger ka na ngayon. Magiging vlogger na ni TJ. Princess, happy happy birthday sa iyo, anak. Any first time po mag-receive sa iyo. Pero, sabi ko sa iyo. Super proud. Ako, kami, buong pamilya mo para sa iyo na sa mga achievement mo. Dahil mo pinapabayaan yung pag-eskwela mo. Talagang ginagawa mo lahat para maging ano ka, makilala ka sa eskwela nyo. Na hindi mo pinapabayaan pag-aaral mo hanggang ngayon, simula grade 1 hanggang ngayon. Mag-grade 8 ka na,
lagi kang nasa with high honor. Congratulations sa iyo, anak. Super proud ng buong pamilya mo sa imo. Kaya lang, happy happy birthday ang anak, sana maabot mo lahat ng imo mga para. I love you. Salamat ni TJ, siyempre po ni Pauli, andyan si Piniel, isahin mo Piniel sa birthday celebrant. Hello, magandang hapon po sa lahat. Okay, happy birthday. Wish ko sa'yo na marami pong birthday. Marami pong birthday din. Good health, tapos maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay, siyempre. Then, huwag mong kakalimutan siya sa lahat. Salamat, Piniel! Siyempre, tawagin natin ang kanyang best friend. Best friend forever, Jubay! Ito, message mo sa iyong kaibigan. Happy birthday, Kayla. Sana matuloy lang yung blessed na dumating sa'yo. Lalo, deserve mo yun dahil nagsusumikap ka. And yun, sana matupad mo yung pangarap mo, yung mga sinasabi mo sa kuya. Tapos, yun, happy lang ako. Sabi mo kung saan ito, mayong ganap. Tapos mo niya may ganap. Happy birthday!